ko pala. Bakit akala mo si Rene? Upo ka. Nakakaloka talaga to. Kung alam ko lang yung mga ka-etchosa nila na to, humanda sila sa akin bukas. Pero Junalyn, alam mo naman na friends lang talaga tayo, di ba? Ah, oo naman. Di ba sinabi mo na sa akin yung dati? Kawahabi mo na kayo mag-friendzone. Inuulit-ulit mo pa. Sorry, ah. Sorry? Oo, okay lang yun. Wala ka naman kasalanan, eh. At least, hindi ka nagpapaasa. Sorry pa din. Nakakatawa ka talaga. Kain na tayo para matapos itong kalokohan na to. Naku, si Junalyn kanina, napapilit pa yun. Oo, kunyari pa yun, no? Obvious naman. Naku, feeling ko talaga, mauulit ito. Ay, true. Mm-hmm. Ang love team na ang pundasyon ay isaw at polvoron. Perfect. Mm-hmm. Guys, you know, I think this will really work. Kasi super-duper bagay sila. Correct. Hoy! Mga chusera to. Dahil dyan, wala kayong isa na isang ligo dahil sa mga kalukuhan nyo. Eh, bakit? Di ba successful yung ganap ninyo? Bukod sa masarap yung pagkain, ano ba naman kayo? Pinag-friendzone niyo ako? Not once, but twice. What? Gabby, why? Sophie, mag-usap nga tayo. Anong ginawa mo, Sophie? I just wanted to do something good. Kasi diba she likes you? Eh, baka siya yung inspiration behind your song, so... Bakit mo ginawa yun? Look, I just wanted to help, okay? Hindi ka nakakatulong eh. Teka, ba't ka ba nagagalit sa akin? What's the big deal? Kasi pinuungunahan mo ako sa lahat. Feeling mo alam mo lahat eh. Pero hindi mo alam kung ano yung gusto ko. Bakit? Ano ba yung gusto mo? Kung ano man yung gusto ko, wala ka pa rin karapatan nilagay isang tao sa ganung sitwasyon. Gusto man nila o hindi. Sorry, Harry, ah. Something happened kasi, so hindi na ako makakasama sa party. Okay, no problem. We can go to your friend's isawan na lang if you want. Closed kasi the isawan, eh. Then, any other place na malapit? Oy, bro. Sorry, ah. I can't come. Enjoy there. Harry. You're the team captain. Dapat di ka mawala dun. Nah, they can manage. Tsaka may mas malaki na party pag nanalo kami sa championship, di ba? Wow, you're that confident to win, huh?
sorry, ah. You can't go tuloy dahil sa akin. I choose to be here with you. So, not your fault. The last time I checked, hindi tayo friends. Well, after witnessing my mom slapping me, I guess we're friends. And besides, ang dami man ang alam about me. But I don't know a lot about you. Well, right now, I'm just a sad orphan. And I'm guilty kasi pabigat lang ako sa bagong guardians ko. Tapos, nag-away pa kami ni Gabby. I don't know what to do, Harry. Parang, ay, akala ko okay na lahat eh. But, maybe Mystery Poet's right. Ang kalungkutan ay makulit na kaibigan. Sinusundan ka kahit saan. Pagising mo, kahit magandang sikat ang araw, kumakatok siya at pumapasok, kahit hindi pagbuksan ang pintuan. Oh, my G. Ikaw, si Mystery Poet? I'm sorry, Sophie. I think bad timing ako. But don't get me wrong, ah. I'm not sorry for what I feel for you. I'm just sorry na bad timing ang pag-amin ko sa'yo about the truth. I have to go now. This. Hindi pwede umalis. I will not let this night pass na hindi ko inamin ang nararamdaman ko. So let me do it right. Hi, Miss Sophie Cepeda. I'm your mystery poet. It's not gonna work. Dadiretsuhin na kita. Sophie, I like you. Harry, You don't have to answer back, Sophie. Gusto lang sabihin sa'yo how I feel. Pero, bakit ngayon lang? Diba, sinabi ko sa'yo, magpapakilala ko sa'yo pag buo na ako. And thank you, ah. Kasi now, I think I've become quite a better version of myself. Bye, Sophie. Eh, malay mo naman, girl, habang may buhay, may pag-asa. Truth! Eh, mukha kaya yung tanga kanina. Pa-makeup, makeup pa. Bastard naman, oh. At least, maganda ka na na-friendzone ka. Ha? Diba? Pahiya kaya ako. Oh, baka nagbago na isip ni Gabby. Tali! Oh, bilisan mo. Ay, si Gabby, ah. Smile, girl, ha? Okay, nag-expect. Hi, Gabby. Sophie! Hi, Junalyn. Sophie. Ayan, kumpleto na yung chusera ang barkada. Pasok. Chusera agad? Grabe siya, no? Nagkasama si Junalyn. Kailala ka talaga. Kailala siya. Ay, nako, Junalyn. Junalyn, sorry ah. It was really my stupid idea. Okay lang yan, Sophie. Alam ko naman na wala kang masamang intensyon, di ba? Crush-crush lang naman, te. Oo nga, madaling makamove on. Eh,
Di ba may gusto sa'yo si Gian? Yung kaklase mo ng grade 6? Ew! Si Boy J! Boy J? Boy Jebs! Grade 6 na kami pero may Jebs pa rin sa short. Yes! Shhh! Wait! Tumahimik kayo! Magigising si nanay! Wait ako! Umuwi na nga kayo! Baka din yun naman ako i-blind date! Naku, kakalimutan ko talaga mag... Birthday, kakalimutan ko talaga magkakaibigan tayo! Birthday, Boy! Junalyn! Nay? Nagising ka ba sa ingay namin? Kasi pinuungunahan mo ako sa lahat. Feeling mo alam mo lahat eh. Wala ka pa rin karapatan nilagay isang tao sa ganung sitwasyon. Gusto man nila o hindi. Hi, Miss Sophie Cepeda. I'm your mystery poet. Sophie? I like you. Makatulog? Meron ka bang ikikwento? G. Akala ko magiging happy si Gabby sa blind date niya with Junalyn. All I wanted was for him to be happy and to thank him sa lahat ng ginawa niya for me. Yun pala, I just assumed too much. Tapos, dumagdag pa si Harry. Hindi ko alam kung anong nare-react ko sa kanya. Hindi ko man lang siya nasagot ng maayos. G, bakit ganun? I try naman to be good. Sinusubukan ko nga na suklian yung love na binibigay sa akin ng lahat eh. Pero, bakit ganun? Minsan ang hirap. Baka naman kasi minsan, masyado mong pinipilit ang sarili mo. But G, I have to. Eh kasi nakakahiya naman kung wala akong gagawin, di ba? Hindi naman pwedeng receive ako ng receive. Dapat may igigive din ako. Like nung bata ako, may reward ako kay tatay every time I did something good in school. Tunay na pagmamahal ay nasusukat kung hanggang saan mo kayang magsakripisyo. Pero ang tunay na sakripisyo, walang inihintay na kapalit. Gabi na. Pumasok ka na at matulog ka na. Sakripisyo daw ay walang hinihintay na kapalit. To be able to sacrifice unconditionally para sa isang tao
That must require love. True love. Pag totoo ang love, people are willing to cross seas para makasama ang taong mahal nila. Ohan, patawag ka. Hindi pa approve ang visa mo, di ba? Hindi pa nga eh. Wala pang plane ticket? Wala pa. Huwag ka nang bumili. Bakit? Because of love, others are willing to sacrifice their feelings. Itago ang nararamdaman for the sake of friendship. Sabi ay idadadaan na lang sa kanta, idadadaan na lang sa kanta. Some are willing to let go of their most valued possessions. Ibigay ang oras, panahon, at sarili para sa mahal nila sa buhay. Daddy, as we look sa tutorin, heard this great story about sacrifice. Because he loves us so much, he gave us his only begotten son, nang walang hiningin kapalit para sa kanyang sarili. Si G. They've done enough sacrificing for me and they didn't ask anything in return. The court may or may not grant this request to waive my guardianship bond. But at the end of the day, official guardians or not, I know they are my family now. And I love them no matter what. Ah, Joe! Ay, attorney, good morning po. Ay, good morning din. Ba? Mukhang may garage sale kayo dito, ah. Naisipan kasi ni Bonsoy na ibenta na yung mga lahat ng dinya ginagamit. Kumusta, iha? Ayos yan. Kumikitang kabuhayan. I'm good naman po, attorney. Mm. Eh, nakakasikip na kasi sa house yung mga gamit ko, eh. Ano to, iha? I've already written my request for waiving the guardianship bond. Okay. Sige, di ayusin ko muna to, ha? Pero Sophie, ulitin ko. Ito ang hindi ko maipapangakong maaprubahan. Approved man or hindi, ang importante, makabawas ako sa iniisip ni Daddy Ninong. Daddy Ninong, attorney, I've actually decided na if ever po na hindi ma-waive yung bond, okay lang po sa akin na hindi na muna isikasuhin yung guardianship. Bakit? Eh kasi na-realize ko po, kung hindi po kayo maging official guardians ko, ano pa ba yung consequence? Hindi magagamit ang properties mo. Exactly, attorney. Hindi ko lang magagamit yung properties ko. Pero aanhin ko naman po yun. Eh, nandito na po ako sa inyo, eh. Guardianship man or wala, kayo na po yung family ko, eh. Ah,
bahay mo. Guardianship man or wala, kayo na po yung family ko eh. Sabi ko na nga ba, anak, may bala ka mag-artista eh. Magaling ka magpayak ng tao eh. Ay, nako, sige ako. Mauna na sa inyo kasi may hearing pa ako. At sige, sasabihin ko rin kay Mrs. na dumaan siya rito maya-maya para makatingin-tingin din sila, ha? Sige, thanks, attorney. Oh, no problem. Sige, good luck dyan. Okay, si Sophie. Hi, Sophie. Oh, hey, guys. Hello. Hi. Oh, ano yung G-sale? Garage sale. Kaya akala ko ba online yung ganap mo? Well, yung mga clothes, bags, shoes ko, online yung mahahanap. But here, yung mga accessories, house fixtures, furniture, yung mga mahirap i-ship. Siyan lang mo talaga, te. Uy, baka best in patong ka dito, ha? Ay, feeling ko mahal yung mga yan. Sophia. No. Pa? Hey, guys, excuse me. It's kinda mura kaya. Talaga? Check nyo. Natin patingin nyo lang mga yan. Ay, that's nice. Mika ka. Uy, bagay talaga to sa'yo. Saan talaga? Ay, pwedeng lagyan ng pera, make-up. Tama. Daddy Ninong? Huh? You're selling pitbull? Pero, super love niyo tong car na to, right? Eh, kailangan eh. Kesa nakatambak dito, siyempre mas mapapakinabangan ko kung ibebenta ko. Tsaka, para makadagdag na rin para sa pagpapakasal ng Kuya Bon mo. Ayan! Oh, ako, Renee, sinira mo na yung dress. Hindi, asap ko nga saan. Hi, I'll be taking the dress na. Deposited the money sa account mo. Thanks. Ikaw ha, mas bagay yan sa akin. Guys, may ayusin lang ako for delivery, ah. Sige. Sure, sige. Sakit na kami dito, kami nalang babalay mo sa bagay. Ako, okay na ako dito. Girl, malamit sa akin. Princess. Thanks, Tatay. Thanks for being here. This is the best birthday ever. Thank you for this dress, Tatay. To let it go.